Hi guys, I'm back again. So, eto na po yung part 2 ng ating video ng Relleno Bangus. So, sa part 1, ang pinakalas doon, yung natapos ko tong ating pampalaman. So, now ngayon, as in malamig na siya, so pwede ko na siyang ipalaman dito sa aking bangus. So, mag-prepare lang tayo ng itlog. Yan. Yung itlog na yan, babatiin ko siya para ilagay ko dito sa pampalaman. Para pag ipinasok siya sa loob nito at niluto mo at hiniwa mo, hindi siya magiging buwaghag. So, yan lang guys ha. O, sige. Umpisahan na natin. So, yan guys. Kung mapapansin ninyo, naglagay ako ng konti rito sa lalagyan na to. Tapos, nagbati ako ng dalawang itlog. So, eto. Ilalagay ko dito yung ating binating itlog. So, yan na siya. Yan. So, yan. Ganyan lang po, guys. Portion by portion ang gagawin ko. Kasi, hindi ko siya pwedeng ilagay dito sa maramihan na to. So, yan. Hahaluin ko na siya, guys. Ito yung papalaman natin sa unang bangus natin. So yun guys, umpisahan ko na. Ito yung bangus. Yan. Pasok lang natin dito sa loob niya. So, ito na siya guys. So, almost tapos na tong isa. Huwag yun lang masyadong dadamihan ng palaman sa loob. Kasi, pag naluto yan, mahirap. So, yun na siya. I-push yun na siya pababa. Parang hanggang sa buntot. Yan. Parang hanggang sa buntot to. So, ito na. Nandito na ako sa my head. So guys, andito na ako sa may leeg, sa head niya. So, papalaman ako na pati yung ulo niya. Ayan na siya guys. Nakaisa na ako. Isa na ako. So yan guys, so, nakaisa na ako. So meron pang siyang. So yan guys, naka-anim na ako. So meron pang apat na natitira. So, tapusin ko lang ito, no? Tapos, ang pinaka-last nitong part, yung lalagyan natin yung katawan niya ng oil. Yung iba kasi, pinapagulong sa harina. Before kasi ginagawa ko, pinagulong sa harina. Kaya lang, nung naano siya, anong tawag doon? Nung medyo lumamig na siya, naging kulunto yung balat nung ano, nung bangon. So, tatry ko naman na ibabrush ko siya lang ng mantika tapos ipa-fry ko siya. So titingnan natin tapos papakita ko rin sa inyo dito sa video na to. So anim na siya, so may apat pa, anim na siya. So guys, ito na yung aking tapos na relleno, na palamanan ko na siya 10 piraso. So ang gagawin ko dyan,
nag-preheat na ako ng ano, ng kawali. Actually, itong ginamit ko kasi medyo malaki siya at malalim. So, wala akong gaanong malaking kawali. So, itong gagamitin ko. So, naka-preheat na siya. Ayan. Tapos, eto namang ginawa ko. Ito na yung isang piraso. So, kumuha ko ng mantika. Tapos, kumuha ko ng tissue. Papahiram ko siya ng mantika sa katawan niya. Yung iba kasi, guys, kinagawa, ano bang tawag doon? Flour. Yung buong katawan niya. Kasi, na-try ko na kasi before yung flour. Flour madalas ang ginagawa ko. So, parang nagtututong siya. Tapos, after ko siya maluto, ano siya, kulunto yung katawan. So, tatry ko lang tong mantika na to ipapahid sa katawan niya. So, wait lang guys ha. Pahiram ko lang siya ng mantika. Tapos, papakita ko rin sa inyo paano ko i-fry. So, yun guys, nailub ko na isa. So, dadagdagan ko pa siya ulit ng isang relleno para ma-fry din. So guys, eto nag-try din ako na lagyan ko ulit siya ng what you call that, flour. So, kinumpara ko kasi sa una kong ginawa, nag-experiment kasi ako na hindi ko nilagyan ng flour, kundi oil lang. Eto ang makikita ninyo. So, eto wala siyang flour, hindi ko siya nilagyan ng flour, oil lang. So, parang di ako satisfy. Ngayon, ibabalik ko yung dati kong ginagawa yung flour. So, let me check. So, guys, eto, natapos ko na yung 10 rellenong bangos. So, eto na po siya. Kung makikita po ninyo, may 2 klase kasing ginawa ko. Yung inanok siya sa flour, pinagulong siya sa flour. Tapos, eto naman yung pinagulong ko na sa mantika ko lang siya nilagyan yung katawan niya. So, medyo may mga big difference, no? So, yan. So, yan na guys, yung aking relleno bangos. I hope na mag-subscribe and like kayo sa aking video. Salamat sa inyong lahat. Ingat tayong lahat. To God be all the glory. Bye!